Araw-araw, napapabalita po ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Patunay rito ay napakarami na po mga ospital ang tumatanggi sa mga pasyente na nagdadagsaan sa kanilang pasilidad para magpagamot dahil wala naman talagang bakante, wala ng kama na available. As a matter of fact, meron po akong isang kaibigan kagabi nagmamakaawa sa akin. Nasa labas po siya ng ospital, nakapila at may nanturong na baka pwede ko siyang matulungan maipasok. So sabi ko, hindi ko magagawa yan kasi kung yun ang patakaran, may nakapila, pipila ka. Nagtawag ako sa ibang ospital sa Metro Manila, puro puno at maraming pila. So ang naging ending, nirisitahan na lang po siya ng antibiotics para umuwi ng gamot, mag-self-medicate. End of story. Yan po ang the sad truth. Now, there's another sad truth na nagaganap sa ating bansa. Habang marami tayong kababayan naghihirap, marami din ang kumikita at yumayaman. Pinagkakitaan po itong pandemya. Unfortunately, itong mga scammer, ilan sa kanila taga-gobyerno na nagsasamantala. Take the case of Lianhua, isang Chinese medicine. Mura po ito, affordable, na nung una, hindi nila pinayagan ng FDA. Pero later on, pinayagan din. Ulitin ko, nung una, hinuli, pinaharang, wag. Kasi hindi nakarehistro sa kanila. Wag payagan. And then later on, sige, payagan na. Wow. Nagkaroon sila ng millions of reasons ba't nila pinayagan. Now, here comes ivermectin. Hindi pinayagan. As a matter of fact, niraid pa po yung pasilidad ng pagkakaalam ko ng isang doktor na merong ivermectin. Good raid. Mamaya pag-usapan natin yan. Now, anong nangyari? Nakarating po ito sa Kongreso about ivermectin. Tinalakay ni Congressman Mike Defensor at yung kanyang mga kasamahan. Nakarating din sa Malacanang yung ginagawang investigasyon ng Kongreso. Balita ko, atin-atin na naman ito. Balita ko. Tumawag ang Malacanang sa DOH, sa FDA. Hoy, payagan nyo na yan. Nakakatulong pala yan. Pinayagan. Ngayon, zero ang DOH, zero ang FDA. Na mapunta tayo dun sa raid. Yes, tama yung sinasabi ko sa'yo, Mr. Domingo, mag-raid ka ng mga gamot na nakakasama sa kalusugan. Dahil na yung mga gamot na nakamamatay. Remember, sinabi ko ito sa iyo, hamon ko sa iyo sa mga previous videos ko. Now, let's talk about ivermectin. Ito po yung naging mainit na debate among doctors sa medical community. May mga doktor na nagsabing nakagamot at meron na sila mga pasyenteng nagamot nila using ivermectin. Meron mga doktor na nagsabing hindi ko gagamitin yan dahil kailangan pa ng masusing pag-aaral. Ginagamit ng mga doktor dahil nakagamot, mga doktor nagsasabing kailangan pa ng masusing pag-aaral. Pero wala sa dalawang ito nagsabing ginamit nila itong ivermectin tapos namatay. Wala. Remember? Pero, anong ginawa po ng FDA? Pina-raid. Now, FDA, how about yung mga slimming pills na matagal ko nang pina-raid sa iyo? In fact, nagbigay pa ako ng mga samples na nandiyan ngayon sa merkado, nagkalat pa rin na may halong amphetamine gawa ng shabu na hindi mo ni-raid. Samantalang yung mga gamot tulad ng ivermectin at Lianhua na wala namang namamatay bagkus ito po'y nakakatulong, eh bakit yung pinag-iinitan at ayaw niyong papasukin? Well, itong Lianhua, pinapasok niyo na. Pero itong ivermectin, pinigilan niyo. Pero buti na lang, nakialam ang Malacanang, o na zero tuloy kayo. Ang point ko rito, sana kayo dyan sa FDA, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman yung purong palagi na lang ang nasa utak ninyo eh, what's in it for us? Diba? If you know what I mean. Huwag naman. Dapat, what's in it for the country? What's in it for the people? Yun yun. Hindi yun, what's in it for DOH? What's in it for FDA? Or to put it bluntly, paano si Eddie? Huwag naman ganun kayo mag-isip. Dr. Francisco Duque ng DOH at Dr. Eric Domingo ng FDA. Sir, let's talk about Remdesivir. Pinayagan nyo ito. Pumasok. At ito ini-injection sa mga pasyente na severe ang symptoms ng COVID-19. Alam nyo magkano? 18,000 per injection. Twice a day, 36,000. Kaya ba na mahirap to? Of course not. Pero ba't yung pinayagan? Samantalang pag itong Lianhua na 25 pesos lang at itong ivermectin at 35 pesos lang, hindi nyo pinayagan? Bakit? Kasi wala. Wala kayong, alam nyo na, pakikinabangan. Dito, malaking pakinabang. Dito sa sinabi ko isang gamot. And also, may dagdag ko lang. Ito pong nag-visibate na 18,000 per injection sa mga ospital. Akalaan niyo po mga kapatid, ito po ay 899 rupees lamang sa India. Magkano po yung conversion ng 899 rupees to pesos? It's only 595 pesos. Kita mo yung harang na yan. 595 pesos per injection
Pag sa India ka pang mag-inject, pero pag sa Pilipinas, 18,000. Nakita niyo po yung discrepancy? Ha, Mr. Domingo at Mr. Duque? Alam niyo na sigurong dahilan kung ba't ganun kalaki ang discrepancy. At bakit nga po pala ang mga antibiotic at saka maintenance ng mga gamot sa India mura at dito pagkamahal? In fact, naimbestiga na yan sa Senado noon. Bakit mahal? Sapagkat meron ng in-place na structure, system of how some people make their money. Certificate for product registration, allegedly from 1 million to 15 million to 20 million. Hindi pa kasama dyan yung ibabayad sa maglalabi, pampiar, etc., etc. Bakit nga ba mas murang gamot sa India kaysa dito sa Pilipinas? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nabibigyan ng kasagutan yan. In fact, that has already been investigated sa Senate, but up to now, wala pa rin talagang malinaw na ibinigay na dahilan kung bakit kaya ng India mag-produce ng murang gamot sa maintenance at antibiotics versus dito sa Pilipinas. Ang sagot, your guess is as good as mine. Now, Dr. Duque, meron pa itong tocilizumab. I hope tamang pronunciation ko. 38,000 per injection. Sino makaka-afford na mga ganito? Eh di, syempre, mayaman lang. Ngayon, meron itong Lianhua, 25 pesos. Ivermectin, 35 pesos. Affordable para sa mga may hirap. Kapag kumalat kasi ito, alam mo kung bakit maraming pumapalag, maraming mawala ng kita. Itong mga malalaking pharmaceutical companies for sure. Kapag totoo itong mga sinasabi ng ilang mga doktor na nanunumpa na talaga nakakagamot, itong ivermectin na mabisa talagang gamot para sa COVID at pangontra, then hindi na kakailanganin ng vaccine. Maraming mga Pilipino ang gagaling at hindi na kailangan pang gumastos ng limpak-limpak na salapi para sila ay gumaling, para sila pa ay bumili ng vaccine o magpa-vaccine, then maraming mawawala ng kita. Yan po ang nakikita ko isang dahilan kung bakit hinaharang itong ivermectin. Now, let's hope, pray, keep our fingers crossed na itong ivermectin, sana ito po talaga ang sagot na para masugpuna itong COVID-19 na mga kaso sa ating bansa, especially sa ating mga mahirap dahil affordable po itong gamot na ito. Ngayon, ang malaking tanong ko sa iyo, Dr. Duque, bakit sa kabila ng napakarami na pong panawagan sa inyo na mag-resign mula sa iba't ibang sektor, even senators na kaalyado po ng Pangulo, pinag-resign na po kayo, maging mga kapwa niyo, doktor, nagsasabing, it's time for you to go. Pero bakit ayaw niyo pa rin, sir? Ang sinasabi niyo lang po, Doc, I serve at the pleasure of the President. Sir, kung talagang may prinsipyo po kayo at ayaw niyo pong mapahiya yung inyong kaibigan na si President Duterte, na I know na kaibigan niyo yan at sinabi naman ng Presidente, yan po ay isinapubliko ng Pangulo na magkaibigan kayo. Do him a big favor. Kayo na po mag-resign para nang sa gayon, hindi na po siya napapahiyam. Ikaw nang kusa mag-resign, mag-bitsyo ka na sa pwesto, ba't kapit-tuko ka pa rin? Anong meron? Ano yun, nagpapakabayani ka? Gusto mo lang talaga magsilbi sa bayan? Sir naman, sir, kung talagang ang inyong intensyon ay magsilbi lang sa bayan at kabila niya na ikaw ay binabatikos at sinasabing wala kang silbi, umalis ka na dyan, then leave. If you really have pure intentions at ikaw ay binabatikos dyan sa kabila ng ginagawa mo lahat para mapabuti yung iyong trabaho, then leave. Do yourself a favor and do the President a favor. Huwag ka na magpaka-stress sarili mo. Umalis ka na. Ba't di ka umaalis? Alam mo naman siguro ang dahilan. And I know the reason kung bakit ayaw mo pa rin umalis. Alam mo, kasi kung maprinsipyo kang tao, umalis ka na agad dyan. Lumayas ka na. Mabilis, pronto. Ayaw mo umalis? Alam na natin lahat ang dahilan. Kayong dalawa dyan ni Mr. Eric Domingo, marami naman nakakaalam. In fact, nung gumawa ko ng video tungkol sa mga kabalastugan dyan sa FDA, ang dami ko pong natanggap ng mga PM sa aking Facebook page. Sinasabing totoo mga pinagsasabi ko na marami rin kabalastugan sa FDA maging sa DOH. Kaya nga, ito po yung masakit na katotohanan na inilalagay po natin sa kamay, hindi naman po lahat yung ating kalusugan sa ilang mga taong hindi maganda ang intensyon sa kanilang trabaho. In short, na sila po ay nandyan, hindi para magtrabaho, kundi para yung mangurakot. That is the saddest truth. Ilan po dyan sa FDA, maging sa DOH. Again, hindi naman lahat, pilim-pili lang na walang ginawa, kundi nasa isip ay... Now, prove me wrong, Mr. Duque and Mr. Domingo, resign. Come on.
Marami naman dyan mas magaling pa sa inyo, especially yung mga matatagal na dyan sa FDA, yung mga career officers na nagkataong wala lang silang koneksyon kaya hindi sila ma-promote. Ba't di mo nang pagbigyan nyo na ma-promote? Sila na lang kasi mas alam nila because they've been there for a long time. As mas malawak ang experience nila kaysa sa inyong dalawa. Ikaw, Duque, resign. Kayong dalawa. O dili kaya, pag-untugin nyo na lang kayong ulo nyong dalawa, mag-untugin na lang kayong ulo nyo, mas mabuti pa.